Hello po sa lahat at magandang araw at palaging pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa taas na nagbibigay buhay pa rin hanggang sa ngayon sa ating lahat. Sa lahat po ng mga sumusubaybay at mga bagong subscribers at mga net-subscribes, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Welcome back po sa mga bumibisita. At sana'y inyo na pong mag-subscribe kung inyo po ang nais ang ganitong mga content ng aking channel. Tayo po ay maging positibo lamang ang ating mga kaisipan at puso at umiwas sa alam ninyong hahatakin ng inyong aura sa negatibo. Dahil ang negatibong aura ay hinding-hindi makakatulong sa pang-araw-araw sa ating buhay. Pagkus ay posibleng pagtubuan ng karamdaman o di magandang resulta sa inyong pamumuhay. Kung kaya't andito ang aking channel upang makapaghatid palagi ng positibo para sa pamumuhay. Welcome po sa mga bagong bumibisita at napadaan sa aking channel. At sa mga hindi nais ang ganitong mga content ay pakiskip na lamang po ang video na aking ina-upload. At sa aking mga subscribers, maraming salamat po sa inyo kung kaya't sa aking ganti ay palagi ako kayong kinakargahan ng pangproteksyon para sa inyong paglabas ng bahay. Ito ay random karga kung kaya't mas mainam, may subscribe ninyo o may comment upang malaman ko ang inyong pangalan o channel o di kaya ang inyong pangalan para sa libreng karga ng pangproteksyon. Ito ay mabisa kahit na kayo ay nasa tawid dagat po. Ito ay pansamantala lamang po na proteksyon. Iwasan lang ang mga bagay na di kalugod-lugod dahil ito ay mawawala ng bisa. Ngayon ay magbabahagi po ako ng isang pangkaragdagang gamit para sa inyong pampaswerte. Ito ay para sa sugal at maging sa negosyo. Kinakailangan ay gawin ang ritual na ito sa pampaswerte. Ikaw mismo ang gagawa at hindi ang iba o sinumang tao na iyong uutusan. Ito po ay walang bisa. Tandaan po, ito ay walang bisa kung kaya't kayo ang personal na gagawa ng ritual na ito. Kung kayo ay may iba ng gamit na pampaswerte sa sugal at negosyo, ito ay maaari din ninyong idagdag. Disclaimer lang po. Ang video na ito ay aking ibinabahagi ay para lamang sa may mga lubos na paniniwala at may interes sa ganitong content. Pakiskip na po ang video na ito kung ito man ay hindi ninyo nais upang maiwasan ang negatibong aura lalo na sa inyo. Sa pagpapatuloy, ito ay akin po lamang sinubukang personal sa aking sarili bago po ito ibahagi sa inyo. Ito ngayon sa inyo ay babahagi o akin po ito ngayong ibabahagi sa inyo kung kaya't masasabi kong ito ay inyong magiging tangan ay may kakaibang karagdagang swerte na inyo namang mararanasan at mararamdaman, pati na ang positibong enerhiya ay mararamdaman. Inyo po itong malalaman kung ito ay inyong matapos na. Atin na po ngayong simulan. Una, kinakailangan ninyong makakuha ng maliit lamang na abukado o buto ng abukado. Mayroong katamtamang maliit na buto, kinakailangan ay hinog o hinog na ang bunga nito. Ang buto ay kung maaari ay singlaki lamang po ng itlog ng manok o mas maliit pa dito ay mas mainam. Kuhain at hugasan ng buto at ibirid lamang ang buto sa umaga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. Tandaan po, alas 8 lamang po ng umaga ito ibibilad. Ito ay gagawin po lamang sa 7 araw na may tikas ang sinag ng araw. Hindi po maaaring lumampas ng alas 12 ng tanghali o gawing alauna. Kinakailang alas 12 ay wala na po ito. Tanggalin at ibalik na lamang sa pagkabilad kinabukasan. Matapos ibilad ng 7 araw ay tanggalin ang natitirang balat ng abukado.
ito po inyong mapapansin kapag ito ay matuyo na o natuyo na ang buto. Sa sandaling wala na ang balat at makinis na, ay maghanda ng langis ng niyog. Niyog lamang po, hindi po po pwede ang baby oil o ano paman. At maganda po ng pulang panyo o pulang tela. Mainam na tandaan, pulang tela po, wala pong ibang nakahalo na ibang kulay at maganda ng pulang panali, basta kulay pula lamang po. Ang susunod ay ilagay ang makinis na buto ng abukado sa isang malinis na platito o plato at dahan-dahang buhusan ng langis ng niyog ang buong buto. Hindi po pupunasan ng langis, ito po ay bubuhusan. Matapos ay isalin sa kabilang plato na malinis upang matiktik ang langis na nasa paloob ng buto. Tiyakin na nabalutan na ang langis ng niyog ang buong buto. Hindi po papahiran ha, ito po ay bubuhusan. Matapos ay paghandaan ng panibagong malinis na plato at doon ilagay ang butong abukado at hayaan lamang po doon at ibilad sa umaga. Sa araw ng Martes at Biyernes lamang po ito gagawin, alas 8 lamang po hanggang alas 12 muli. Dalawang araw lamang po itong ibibilad. Tandaan po, matapos nyo pong lagyan ng langis, kinabukasan ay bibilad nyo po ito. Kung mataong Biyernes at Martes, doon nyo po lang ibibilad. Kung kinabukasan po ay Miyerkules o Sabado, hindi nyo po po ito pwedeng ibilad. Kinakailangan po ay Martes at Biyernes lamang po, dalawang araw. Matapos ibilad ng dalawang araw at natuyo na ang langis ng niyog sa buto ng abukado, ay ibalot na po ito sa pulang tela at isara ng pulang tali upang silyado ang pagkakabalot nito. At pwede na nang magamit pampaswerte ito. Kung ikaw ay palabas ng iyong bahay, ay himasin mo na ito at magkonsentrasyon ng positibong pananaw. Hindi po kinakailangan ng pagdarasal sa Diyos dahil ang sugal halimbawa ay iyong gagamitin ang abukadong ito sa pagsusugal, ay hindi na kinakailangan magdasal ng kung anong-ano para sa Diyos. Kinakailangan mo lang ang patimtim o mataimtim na konsentrasyon ng mga positibong pananaw. Ilagay lamang po ito sa iyong bag kung mayroon man o sa inyong bulsa. Kung inyong buto ay maliit lamang at magtungo na sa inyong pagsusugalan, ito ay mabisa kahit sa online na sugal. Sa negosyo ay magiging negosyo, ay ilagay lamang. O sa negosyo at magiging negosyo ay ilagay lamang sa lalagyan ng pera o sa isang lugar ng inyong tindahan ang buto na may balot na pulang tela at sa tuwing umaga, matapos buksan ng negosyo o tindahan ay himas-himasin mo ang buto at pagkarga ng ito ay ang pagkakarga ng positibong enerhiya na nagmumula sa abukado. Dahil ito ay may enerhiyang mapapainganyo sa dadaan o sa walang kadahilan ay maaakit o mamamagnet sa inyong tindahan. Kahit ano pang negosyo ang inyong itayo ay mapapansin ng pagdami ng nais na bumili o tumangkilik ng inyong tindahan. Mas magiging magaan ang pasok ng pera at mas malalaking oportunidad ang dadating. Inyo po itong mapapansin. Kung ito po ay inyong magawa, ang ritual na ito ay pakicomment na lamang po kung inyo na pong nakakamtan ang magandang daloy at pamumuhay. Kung kaya't tiyagain ninyong sundin ang aking bilin, kailangan gawin ang ritual ng paggawa ng gamit na ito. Personal niyo po itong gagawin, hindi niyo po maaari itong iutos kahit na kanino. Kayo rin ang makikinabang at ang inyong pamilya. Tandaan na bawal po mabasa ang kahit anong tubig o ilog ang buwan
ay huwag ilabas, huwag dalhin sa patay o sementeryo ang inyong mga gamit. Hindi po pwedeng magamit ito sa negosyong may dugo, kagaya ng negosyo na nagtitinda ng baboy, karne, negosyo sa patay o ospital. Tandaan po lahat ng aking pamilin. Dahil kung kayo po ay magre-ritual at ang inyong negosyo ay na aking napanggit, ay huwag nyo na pong ituloy ang ritual na ito. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel at naisin nyo ang ganitong mga content kagaya ng mga pangontra sa kulam, barang, orasyon, medalyon, pampaswerte, ritual, mga kaalaman sa mga iba't ibang elemento o aswang, mga tigal po at mga espiritual na kaalaman, ay mag-subscribe na po kayo dito sa aking channel at i-hit ang bell icon. Piliin po ang all. Kung nais po ninyong ma-notify kayo sa aking mga video na i-upload. Sana po ay may natutunan po kayo at sana ay gawin niyo po ang ritual na ito dahil ito po ay subok na mabisa at madadagdagan ninyong positibong enerhiya at magandang pamumuhay. Sa mga nais magtanong sa comment, ay please po kung hindi nyo po naiintindihan ay pakiulit na lamang po ang video. At kung akin pong mabasa ang inyong mga comment, akin po namang sasagutin. At sa mga gustong magkaroon ng proteksyon, ito po ay para lamang po ngayon sa mga magko-comment na nasa tawid, dagat lamang po. Po ngayon ay aking mabibigyan ng pamproteksyon. Dito sa mga Pilipinas ay hindi ko po muna mabibigay ng pamproteksyon. Maraming salamat po mga kalihim at hanggang sa muli.